Good morning. Good morning. Taga saan ka, Ate? Good morning. Taga saan ka? Taga Barangay Pantok? Taga Mabuhay Homes, Pantok, Binawang Risa. Na-receive ko yung message mo dahil doon sa putang inang kapitan ninyo na inutil. Inutil ba yung kapitan nyo? Opo, opo. Inutil, di ba? Tama ako? Pa? Tama ba ako? Inutil ang kapitan nyo? Opo, sobra. Inutil na, balasubas pa, no? Tama? Oo. Ito ang message mo sa akin, babasahin ko, ha? Para hindi tayo magkamali. Gusto ko sana masagot mo ito, Ate. Kasi, unang-una, ang dami kong natanggap na ako, Ate, lumaki ako dyan sa Pantok. Sa Pantok ako lumaki. Pantok Binangunan. Kahit pa paano, marami tayong tropa dyan, marami tayong kabarkada dyan. Eh, mahal ko ang Pantok. Dyan ako lumaki. Oo. Ang message mo sa akin, ito, babasahin ko ito, ha? Para hindi ako magkamali ng pagkakaintindihin ng message mo. Sige po. Mahirap kasi na magkamali tayo, eh. Ang sabi mo, good morning sir, sana po matulungan niyo po ang Barangay Pantok na hindi na po makatao ang ginagawa. Gutom na po kami. Isang beses lang kaming binigyan ng relief good. Tapos nagpapapila pa para sa bigas na 2 kilo. Alam naman po natin. Pakinggan mo muna sinabi ko yung message mo. Good morning sir, sana po matulungan niyo po ang Barangay Pantok na hindi na po makatao ang ginagawa. Gutom na po ang kami. Isang beses lang kami binigyan ng relief goods. Tapos, nagpapapapila pa para sa bigas na 2 kilo. Alam naman po natin na bawal po yun. Sana po makarating po ito sa DILG. Dami na po na nagre-reklamo. Pero hindi po ata napapansin ang mga reklamo namin. Unang-una, yung sinabi mo na sana makarating sa DILG, nakarating na. Kausap ko kanina si Undersecretary Ipimako Densing. Si Undersecretary Densing, Undersecretary siya for special concern. Hindi siya yung basta Undersecretary ng isang unit lang. Buong concern ng DILG, under niya, hawak niya. Ngayon, yung sinasabi niyong nagpapila si Kapitan, kailan nangyari to? May video po ako noon eh. Ipapasa ko po mamaya. I-send mo sa akin. Pagkatapos, unang bigay pa lang kayo, Kamo. Isang bigay pa lang. Opo, unang bigay lang po. 3 kilong bigas, 2 sardinas, 2 kape. Okay. Yan po ang binigyan. Nung binigyan ba to, anong klaseng pagbigay? House to house? O may pinirman po kami. House to house. Okay. Opo, house. House to house. Oo. Ano ang pinirman nyo doon? Ano po, may ano yung pangalan na receive niyo yung relief goods tapos pirma. Yun po. Oo. Doon ba sa pinirmahan ninyo may nakalagay bang date? Opo, meron po. Tama yung pinirmahan ninyo at yung yung kinuha niyo yung date na yon, sending date ba yung nakalagay sa document? Same date, magkaparehas. Opo, ano po kasi siya na papel. Printed po siya ng papel. Katulad rin po nung may nag picture po na yung sa 2 kaban po na bigas. Okay. Ganun po yung papel na tinanuhan namin. Okay. Ganun na ganun po. Oo. Okay. Nakatanggap kayo kay Kapitan? Isang beses lang. Anong date nangyari yun? Anong kailan nangyari? First week po yun ng April. So, nung March, wala siyang binigay nung March? Wala po. Kasi parang malapit na po siya mag-April or March. Hindi ko lang po kasi matandaan yung date. Okay. Pero isang beses lang po talaga yun. Okay, sige. Babasahin ko ulit yung pangalawang message mo sa akin. Sir, sana ma-report na po sa DILG ang Barangay Pantok. Wala na kaming pambili. Sir, kawawa na po ang mga nakatira po dito sa Barangay Pantok. Okay, nagpasan ko to. Sabi ko nga, nakarating na sa DILG to. Sa pangatlong tanong mo, salamat sir, Diyos ko po. Sana ma-actionan sir, gutom na po kami. Okay, etc. Okay, ganito Ate. Tatanungin uli kita, yung sinabi mong nagpapila si Kapitan at 2 kilong bigas ang laman,
Kailan nangyari ang pila na yan? Kailan yun? March? Ay, kailan yung papila ni ano, Kapital? April po yun eh. April? Isasend ko po mamaya yung ako, okay. April. Yung papila ba ni Kapitan, yung... ano ang itsura ng mga tao? Tabi-tabi? Gulo-gulo? O meron siyang hiwalay-hiwalay na pila? Yung pang malalayo ang distansya? Wala pong social distancing. Wala? Wala. Tapos may nagmura po na tanod kasi sobrang gulo na daw. Okay. Po, ganyan. Tapos may nagbibidyo po kasi. Okay. Minura po nung tanod na nagbibidyo, na huwag magpicture. May ano po ako nun, may screenshot po po yung okay. Nagreklamo. Sino yung tanod na nagsabi na huwag magpila, huwag magvideo? Isa po siyang matanda na. Matanda. Matandang hukluban. Amoy lupa na, mapanghina. Mapanghina. Malapit na rin sa hukay. Okay. Oo. Ba't yung natatawa ate? Alam mo ate, pag ang matanda, balasubas, mapanghina yan. Matanda na, amoy lupan, malapit na rin sa sementeryo yan. Oo. Kita mo yung poso ko, Kapitan, nakabarong siya. Baka yun ang pamburol niya eh. Narinig mo ba yung nagmurahan kami kagabi ng kapitan nyo? Nahiblad sa akin eh. Opo, yung nagmura nga po. Oo. Di ba po bawal yun? Hindi. Hindi di bawal yun. Dahil inaamin ko, ako ang una nagmura. Dahil alam ko naman na pinapaikot-ikot niya na ako eh. Pinapaikot-ikot niya na ako eh. Di ba? Kaya minura ko na siya. Sabi ko, putang ina mo ka, pinapaikot-ikot mo ako eh. Sa mga tanong eh. Simple lang naman ang tanong natin eh. Bakit inuwi ang bigas? Ang sinabi niya, may order sa taas. Tinanong ko, sino pong taas? Hindi niya masagot kung sinong taas. Ang sagot niya, SOP. Eh baka mapahiya siya, kausap po ang undersecretary, walang order na ganun. Walang order, walang utos ang national government. At bagkos, ang sinabi nga ni Kapitan, ni undersecretary, pag ganun ang ginawa ni Kapitan, hindi maiiwasan na isipin na kinukupit niya yung bigas. Pero pa naman po, tapos may nagsabi din po na may nagbaba na naman po sa bahay niya ng bigas. Oo. Hindi ko po alam kung ilang sacks po yun, pero may nakakakita po kasing kapitbahay ni Kapital. Oo. Yun po ang maraming nakakaalam. Hindi, malalaman natin yan. Kasi sabi ko nga, ako nakatira dito sa Baguio City. Dito ako, taga rito ako. Ngayon, ang nakakatawa, ang tagal ko nang hindi tumatapak ng pantok. Mga 3 years or 4 years na. Bakit ang dami ko nakukuha? Diba? Masisimple lang naman eh. Marami akong barkada dyan sa pantok, Binangonan. Lumaki ako dyan eh. Nag-stay ako ng ilang taon dyan, hindi pa siya kapitan. Kaya alam ko ang kalakaran ng pantok. Kahit pa paano eh, lumaki ako. Ang dami kong kababata dyan. Ang dami kong kadikit dyan. Ako bakla ako, ang dami ko naging jowa dyan eh. Ang dami ko naging barkan dyan. Kilala ko ang mga bakla ng pantok. Yung mga kachokaran ko dyan, sila Dayan, kilala nyo sila Dayan, di ba? Hindi ko pa natatawagan si Dayan. Kaya, baka iba rin ang kikwentuhin din nun. Ngayon, lahat ng mga nakikita nyo na hindi magaganda sa barangay, habang nandirito tayo sa quarantine na to, kunan nyo ng video. Kunan nyo ng video. At higit sa lahat, pag once pinatawag kayo ni Kapitan sa barangay, dahil sa mga post-post nyo, dahil sa mga interview-interview, huwag kayong matakot kay Kapitan. Pwede nyong deadmahin ang patawag niya. Kahit hindi kayo pumunta sa barangay. Halimbawa, pinatawag kayo, sinusumon kayo ng Kapitan, huwag nyong siputin. Kasi karapatan nyong magsalita eh. Nakikita nyo yan. Opo. Alam nyo ang totoo dyan eh, di ba? Ngayon, opo. Ipunin nyo ng ipunin lahat ng ebidensya nyo. Promise ko, pag natapos ito, may kakausapin ako dyan sa pantok na magkita-kita tayo, sasamahan ko kayo sa central office ng DILG. Kahit ako na ang sumagot ng mga pamasahin nyo mula Binangonan to Quezon City. Huwag kayong matakot sa putang inang yan. Sipain nyo yan. May lupa naman yan. Isang tadyak nyo lang dyan. Tumba na yan eh. Meron po kaming group na taga-pantok. Doon po maraming nagre-reklamo, sir. Add ko po kayo para malaman niyo po. Ano yung GC? Group? Ano po siya? Group, parang ano po siya ng group page. Ganun. Ah, page siya. Ngayon, yung okay. Video na about kay Kapitan, i-share nyo doon sa page na yon. I-join nyo ako doon. Ah, sige po. I-join nyo ako. Tapos bubulabugin natin yung putang inang Kapitan na yan.
sige po. Tapos, Share ko yung sino ang admin ng page na yon? Kakampi ba ni Kapitan? Bata ni Kapitan? Hindi po siya bata ni Kapitan. Okay. Still po siya. Ganito. Pag bata ni Kapitan, kung kalaban ni Kapitan yan, sabihin mo sa at kilala mo ba yung admin ng page na yon? Apo. Sabihin mo, i-add niya ako. I-add niya ka mo ako ngayon. Para magawa natin ng paraan. Kasi, sa tingin ko, wala kayong maaasahan sa DILGB ng Onan. Wala kayong maaasahan dyan. Wala kayong maaasahan. Wala kayong maaasahan sa DILGB ng Onan. Natitiyak ko yun na yan. Pero ang gagawin natin, ire-rekta natin to sa taas. Ang dami ko na po message dun, di po tinitingnan. Okay, sa taas tayo magbabarating ng reklamo, hindi dyan sa DILGB ng Onan. Inutil yan. Ingat kayo parati ha, ingat kayo.